Muling binatikos sa mga opisyal at kaalyado ng Simbahang Katolika ang kampanya kontra illegal na droga ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pinuna rin ng simbahan ang mga pangakong napako ng gobyerno at tila pagmamadaling maibalik ang death penalty. Maaksyon, Simon Gualvez. Mula nang maupo si Pangulong Rodrigo Duterte, mayigit 6,000 na ang umano'y napapatay kasabay ng maigting na kampanya niya kontra illegal na droga. Bagay na ikinababahala na ng iba't ibang grupo sa Simbahang Katolika. Ang buhay ay mahalaga. Binigay ng Diyos, siya lamang ang maaring bumawi. Na ang paglulutas ng problema ng droga ay hindi doon sa pagpatay, kundi sa pag-alok sa kanila na bumalik sa Panginoon. Kaya bilang tugon, isang Walk for Life campaign ang ilulunsad nila sa susunod na buwan. Inaasahang aabot sa mahigit 10,000 raw ang lalahok sa Walk for Life mula sa mga kinatawan ng simbahan at iba't ibang grupo ng laiko. Umpisa pa lamang do ito ng mga susunod pang pagkilos para ilabas ang kanilang mga saloobin na kontra sa pamamalakad ng pamahalaan. Sinagot naman ng simbahan ang mga kritiko nila hinggil sa kampanya kontra illegal na droga. O may nagtatanong, ano namang ginawa ninyo laban sa droga? Ang daming ginagawa ng mga lay groups. Nagpapascholar sila, nagpapakain sila, nagkakaroon sila ng mga bibigay ng bahay, ng trabaho. Hindi ba yan ay effort yan in order to avoid? Kung wala yan, mas lalo siguro gumami yung droga. Ang problema lang, yung gobyerno ang walang ginagawa. Ano bang positive na ginawa ng gobyerno laban sa droga? Kundi pagpatay. Pinuna rin ng simbahan ang ilang pangako ng Pangulo na hindi pa rin ito natutupad. Yung kahirapan hindi niya naman tinugunan. Yung traffic hindi niya naman tinugunan. Contractualization ng labor niya naman tinugunan. Ito sana yung makakatulong din para maiwasin yung droga. Nagsalita rin ang ilang kaalyado ng simbahan tungkol sa tila pagmamadali na maibalik ang death penalty para matugunan ng problema sa droga. Nagkaroon sila ng head count before we took a recess. I know what happened in that caucus. Na inisa-isa sila ng speaker, ikaw ba'y susunod blindly? We are asking for a blind vote on this, not a conscience vote. Sumunod na lang kayo. Sa uli, tingin ng simbahan, hindi pa buo ang pananampalatayang Kristiyano, lalo't tila marami pa ang pabor sa kaliwatkan ng patayan ngayon. Para sa marami, ang Christian faith ay sapat na na sila'y nagsisimba. Nasapat na na sila'y gumawa ng mga religious actions, ng mga prayers. Pero hindi pa nakikita na ang Christian faith kasama din dyan ang ating engagement with society na magkaroon ng justice, magkaroon ng katarungan. Sabi ko, sige, kayong lahat mga naniwala dyan sa putang ina mga bishop niyo, bumoto, gusto ninyong sa langit, sumama kayo. Yung lahat na gustong sa impyerno, dito kayo sa akin. Oh, pagdating resulta, pwede 16 million. Yes, sir. Well, ibig sabihin, sabi ko, let this be a referendum. Yes, sir. Sa speech ko, meeting the advance, let this be a referendum between me and the Catholic Church. Sige. Sabi ko, I will not die if I do not become president. Ngayon na, subukan natin. Sila ang mukhang tanga. So, gusto lahat pala ng tao, halos doon sa Luneta, gustong sa impyerno. Sama kami sa inyo, sir. Oh, doon na tayo. Kaya sabi ng bishops, kanya mandalong langit, ang mga putang ina, may mga kabit rin. Jesus, man, Jose. There is a book now, Secrets of the Altar. Online, mabili mo. Lahat ng iskandalo ng pare, nandyan. Pati pangalan. Have you read it? Secrets of the Altar. It's being sold online. Bestseller all over the marami ng anak mo. Lahat ng pinabuntisan, lahat ng kinabit ng pare nandoon, lahat nilagay yung writer na. And she was a journalist covering CBCP, itong Bishop's Conference, for almost 30 years. Yung sinulat na niya ngayon, tingnan mo yung ano ang Katoliko. Dos Mario, sir. Sabi ko na nga, ano yung trabaho ko, yun ang ginagawa ng pare. Ang ginagawa ng pare, hindi ko ginagawa kasi hindi man ako pare kung magbabae ako sila. Eh, parinig mo pare yan.
Kung sila ang magkasala, sabihin na nila sapagkat kami tao lamang. Pag tayo ang magkasala, ako sapagkat demonyo siya. Tingnan mo mga putang ina kayo. Ang totoo niyan, lahat ng bishop, pati ako magsama-sama tayo sa impyerno, walang magpunta ng langit sa atin. Ito po sir, sir, yung mga sulat po ng ating mga kababayan po mula sa mga OFW. And sir, thank you very much po for this opportunity. Sana po mabasa niyo po siya. Dahan-dahan lang ha. Di ba, gabi naman ngayon. Nagsasabong ito mo. Hindi po. Sakya po yung tatay, tapos yung anak po niyang may sakit. Napapabayaan po sila sa lansangan. Tapos po, yung mga hindi nabigyan ng benepisyo po ng GSIS, yun lang po. Sir. I will, may opisina ako for complaints. Thank you, sir. It will be manned by about 10, so 24 hours yan. Thank you, sir. Tapos i-filter nila yan. If it's a military thing, then it will pass on to the military. Maghingi na lang ako ng feedback. If it's a police, ang maasahan ninyo, and I can promise you this, walang korupsyon. Wala nang maghingi-hingi sa inyo pagdating ninyo o palabas kayo. Yang sa immigration or pati sa customs, wala nang magkukuha sa inyo. You can rest assured. It will never happen again under my watch. Hindi talaga ako papayag ng droga, patayan tayo dyan. Wala ako, sinabi ko na sa inyo yan. Wala na yan tago-tago. Madumi yan. Gusto nila. Di, sige. Drugs, pati yung mga kidnapping, lahat ng tarantado dyan sa lalakad. Pagkakalakad kayo ng Maynila, bigyan mo lang ako mga 3 buwan. Yes. Ubusin ko lang. Sir, we support you 110%. Tatapusin po natin itong laban na to. And we have your back, sir. Whatever happens, we are your diehard supporters. Muling nagpasaring si incoming President Rodrigo Duterte sa Simbahang Katolika kaugnay ng mga atraso nito sa taong bayan. Hinamon pa ni Digong ang mga obispo ng debate. Kumasa naman kaya dito ang simbahan? Umaaksyon si Mia Reyes. Aminado si incoming President Rodrigo Duterte na madalas niyang makabangga ang Simbahang Katolika sa ilang issue. Kaya nang muling mapag-usapan ng mga obispo sa kanyang briefing noong Linggo, hindi napigilan ni Digong na mag-init. Matatandang nanawagan noon ang ilang obispo na huwag siyang iboto dahil sa nooy pagbumura niya sa Santo Papa. Kung sinong tama sa atin, well, look, were you able to stop me? It's 6 million. Ilan lang kayong obispo dyan? Tsaka, if I start to name the bishops who have got married or who have new women in their lives and the priests, sasabog itong Katoliko, sabihin ko sa inyo. Sasabog ito. Bigay ko sa inyo mga anak nila pati address. You want me to do it? I will do it. Sumubra kayo. Sagot dito ng simbahan, walang sinasabing gano'n ng mga CBCP, mga obispo. Ang sinasabi ng CBCP ay ano ang mga katangian na kailangan ng isang pangulo. Pero hindi babanggit kahit kailan ang pangalan. If he feels alluded to, well, that is his concern, no? Pero generic yung mga pastoral exhortation na gano'n. Hinamon din ni Duterte ang mga obispo sa isang debate. Yung sinong lahat ng bishop na tumindig kayo, I will tell you the sins of the Catholic Church beginning from the time ilang pope na dumaan dito sa generations after generation. And you had one episode of incest. A pope having so many children and committing incest. Alam ba ng Pilipinas yan? Nabanggit din ni Duterte ang ilang maling gawain ng simbahan tulad ng paghihingi ng mga sasakyan kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Separation of church and state, you are the most vocal one. Panahon ni Gloria Arroyo, naghingian kayo ng... That is graft and corruption, hindi nyo alam yan. Yung ibang tao dito sa Pilipinas, walang makain, walang medisina. You are enjoying the money of the goddamn people of the Philippines by riding on that. Hindi na kayo nahiya niyan? Inamin naman ni Cruz na naghingi ng 7 sasakyan noon sa PCSO ang mga obispo para magamit sa pagtulong sa nangangailangan. Sinoli rin daw kalaunan ng mga sasakyan.
Tingin pa ni Cruz, malabong matuloy ang hamon na debate ni Duterte. Sang-ayon naman ng obispo sa sinabi ni Digong na pagkakamali ng ilang pinuno ng simbahan, pero kung kami may pagkakamali, ay itwid din namin. At kung kami may pagkukulang, punuin namin. Kung kami may mga kalabisan, ay bawasan namin. Pero ang atakihin dapat yung taong simbahan, hindi yung simbahan.